Ikaw pa rin ba ay nalilito? Lalo na sa wikang Filipino. Ngunit nais matuto. Ihanda na ang pandinig, panulat, at matay imulat. Magandang araw mga kawika. Narito na naman tayo para sa ating isang episode ng ating Eduk Vlog. At ang ating paksa sa araw na ito ay ang tinatawag nating uri ng pandiwa. Kamakailan lamang ay tinalakay natin kung ano nga ba yung apat na aspekto ng pandiwa. Nandito yung link sa ibaba sa ating description box. Ngayon naman ay ang ating pag-uusapan ay ang tinatawag nating uri ng pandiwa. Baka ang ilan sa inyo ay hindi alam or lingid sa kanilang kaalaman na mayroong uri din ang pandiwa. At ito ang mga sumusunod. Mayroon tayong dalawang uri ng pandiwa. Ito ang tinatawag nating pandiwang palipat at pandiwang katawanin. Okay, talakayin natin ang unang uri. Ito yung unang uri, palipat. Ang unang uri ng pandiwang ito ay may tuwirang layon na tumatanggap ng kilos. So, ibig sabihin, mayroong tagatanggap ng kilos. Ang layon ay karaniwang kasunod ng pandiwa at pinangungunahan ng mga salitang na, ng, mga, sa mga, kay o kina. So kung mapapansin natin, tatandaan lang natin upang matukoy natin yung layon is dapat sinusundan niya ito ng pandiwa. So basically, pandiwa at layon at mayroong tatanggap. Kasi nga, tumutukoy tayo doon sa tuwirang layon. Tignan natin ang halimbawa upang mas maunawaan natin ito ng gusto. Halimbawa, kumain ng saging si Binoy. Ang salitang kilos ay kumain. Tama? Okay. Sinundan natin ito ng layon na nang. Sino ang magsasaad ng kilos? Sino? Si Binoy. Tama. So kung titignan natin, kung idadisik natin yung pangungusap, yung kumain, yung pandiwa. Oh, check tayo doon. Ano yung tuwirang layon na ginamit natin? Nang. Sino ang tatanggap ng kilos? Si Binoy. Oh, so kung sa halimbawa ay tama tayo roon. Nagbilad ng damit sa labas ng bahay si nanay. Ang salitang kilos natin ay nagbilad. Ano yung tuwirang layon na ginamit natin? Nang. Sino ang tatanggap ng kilos? Si nanay. So, pangalawa, check ulit tayo doon. Makikipagkita kina Daniel at Gerald sina Maine at Julia. Okay. Ano yung kilos natin or salitang kilos? Makikipagkita. Ano yung tuwirang layo na ginamit natin rito? Yung kina. Ngunit ang tanong, sino ang tatanggap ng layon? Si Daniel at si Gerald ba? Or si Maine at Julia? Okay, tama. Ang tatanggap ng kilos ay si Maine at Julia. Dahil ang makikipagkita sa kanila ay si Daniel at kilos. Kung kaya't yung kilos is tatanggapin ni Maine at Julia. Okay, para naman sa pangalawang uri ng pandiwa, ito yung tinatawag nating katawanin. Ang kaibahan nito doon sa palipat ay wala itong tuwirang layon. Ito ang uri ng pandiwa na hindi nangangailangan ng tuwirang layon o tatanggap ng kilos o galaw. Dahil ganap na ang diwang ipinapahayag at nakakatayo na ito sa sarili niyang paa o mag-isa. Halimbawa, lumilindol, umuulan. Kung mapapansin natin, walang tumatanggap ng kilos dahil walang tao, walang animal, or walang bagay na panggagawan ng salitang kilos. Kung mapapansin natin, lumindol. Yung salitang lumindol, siya na yung kilos. Siya na din yung tumanggap ng kilos. Ganon din sa nabuhay si Jesus. Walang tumanggap ng kilos maliban sa kanya. Dahil kung papansinin natin, walang taga-receive or walang layon, di ba? Walang tumatanggap ng kilos, kundi si Jesus mismo. Pangatlo, tumatawa ang bata. Meron bang sinabi ba dyan sa pangungusap na tinatawanan ng bata ang blank? Di ba? Hindi. Dahil yung kilos, siya mismo yung gagawa. Walang tagatanggap. Walang layon yon. Ibig sabihin sa pangatlong pangungusap, katawanin ang uri ng pangungusap na ito or pandiwang ito. Dahil walang tumatanggap ng kilos na tumawa. Okay, dahil maikli lamang yung episode na ito, dumako tayo sa ating paglalahat.
Ito ang uri ng pandiwa na mayroong tuwirang layon at tatanggap ng kilos. Ito ay tinatawag nating palipat. So kung tandaan lang natin na kapag palipat, mayroong pandiwa, mayroong layon, at mayroong tatanggap ng kilos. Pangalawa naman sa katawanin, wala siyang tuwirang layon at walang tagatanggap ng kilos ngunit nakapag-iisa. Dahil kung ating susumain doon sa katawanin, kung sino yung gumawa ng kilos ay siya na rin yung kumbaga tagatanggap kung kaya't nakapag-iisa. Samantalang doon sa palipat, hindi siya nakapag-iisa dahil hindi natin masasabi na ito ay palipat kung walang tatanggap ng aksyon o pandiwa. Okay, at dahil nga, gaya ng sabi ko, maikli lamang yung session natin na ito, mako tayo sa ating maikling pagsusulit. Okay, paano to tukuyin kung anong uri ng pandiwa ang nakapaloob sa bawat item? Isulat kung katawanin o palipat ang uri ng pandiwa ang kikitaan dito. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang tukuyin kung ito ba ay katawanin o palipat. Ang inyong oras ay magsisimula na. At dahil nga tapos na ang inyong 10 minuto, ay oras na upang i-verifika ninyo kung ang inyong mga isinagot ay tama ba o mali. Narito ang ating mga kasagutan. At diyan nagtatapos muli ang ating EDUC Vlog para sa paksang uri ng pandiwa. Hanggang sa muli, paalam! Hanggang sa muli, paalam!